Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Andalusi Love TV. And so today is magagawin po ako kasi malapit na pong magbukas ang aming face-to-face classes this coming Monday. Oo. Nandito po ako ngayon kasi mamainit po tayo. Pagkatapos ko pong mamainit, magluluto po ako ng saging. Si Papa is nag-ano na po siya ng apoy. Tapos ako na lang mag-ano. Kay Lula Ma'am po ito. Yes. Proudly presenting Mana. Yan. Kay Lula Ma'am po ito ang aking ginawang baso. Oo. Ayan, di ba? Kita nyo parang kulay yellow. Kulay yellow siya. Kasi, changing color to. Yung violet, turn to yellow color. Ganun. At saka, may pandesal po tayo dito. At saka, yung coffee mate. At saka, yung coffee na nasa loob ng ating coffee. Yan. Galing din ito sa Canada, kay Lola Ma'am. Yes. Thank you so much, Lola Ma'am. Sa blessings din po na ibinigay mo last week. Thank you so much po talaga. And of last week, yala. Last week. Thank you so much po. More blessings to come po. Yes. I know God will give you more blessings. Yes. Especially the abundance of life. So, meron pa kong pandesal dito. Sa halagang 2 pesos. Nandito muna ako sa balkon ni Ensei kasi. Pagkatapos ko po mag-coffee. Luluto na po ako ng nilagang saging. Late kasi akong gumising kasi kagabi maaga akong nagising. Tapos mga alauna ng madaling araw nagising ako, hindi na ako makatulog. So ayun, gumising ako, nag-internet ako kasi that time malakas talaga yung internet ni Drew Barrymore, yung ano niya, yung piso wifi niya. Tapos siguro mga alas 3 na ako nakatulog kasi parang hindi naman ako inaantok, tapos parang naano ako eh, palagi na ako mag-scroll sa TikTok ganun. So ayan, humiga na lang ako, tapos nanood po ako ng movie. And of course, inaantok ako, nakatulog ako. So ayan, late na kasi ko bumangon, alas 7 na. Ang sarap ng kanilang pandesal. May coffee or wala, ang sarap pa rin. Malinamnam kasi yung pandesal nila. Ayan. Ayan po. Umuulan siya. Ah, pero yung ano lang, hindi malakas. Umuulan tapos mainit. Kapag ganitong klaseng ano, klaseng ulam, tapos may ano ng araw, mas makakasipon po ito. Kasi dati, ganun din ako eh. Maraming beses ko na rin naranasan yung mga ganun. You know? Galing ka sa bayan, tapos uuwi ka dito. Sa bayan is walang ulam, tapos dito sa bukid umuulan.
ganun talaga. Parang yung malamig at saka yung mainit, parang ano siya, nag-bump each other. May pa-bump each other pa talaga. Kaya nga, ganun yung mangyayari. Sisipunin ka talaga. Kaya nga, kapag ganito, is kinakainom talagang magsuot ng cap o ano, basta may pantakip ka sa ulo mo, ganun. Kung wala, sisipunin ka talaga. At saka, by the way, no, sa wakas nakalabas na rin si Ate Cha. Mm-mm. Alam nyo, yung may ipinadala sa akin si Lola Ma'am is yung, anong tawag dito? Yung basmati rice. Basmati ba yun? Parang ganun, basmati rice. First time ko pong nakakain nun, oo, kami. First is yung ano, yung 2.5 kilos dinala ko po sa kabilang bahay kasi dun po ako in, ilang days ako dun, tapos nag-iwan din po ako dito na siguro is mga tuan, parang ganun kasi yung isang bag is almost 5 kilos, parang nasa ano siya sa 4.65 kilograms ata yun. Kung hindi ako nagkakamali, parang ganun. Galing po ng Canada yun, at saka si Lula Man po yung nagpapadala nun. First time ko talagang kumain. Ang sarap. Oo, grabe. Tapos, yung ano niya, hindi siya kagaya sa rice dito sa Pilipinas na parang malagkit. May iba kasing rice dito sa Pilipinas is malagkit siya. Yung mas basmati rice is hindi. Parang hindi ko alam po. Basta something dry siya. Basta hindi talaga kagaya dito na ating rice, di ba? Tapos mataas po siya. Siguro, mga ganun yung kahaba. Kapag maluluto na, oo. Parang ano, galing India yun eh. Hindi ako nagkapag, parang India yun. Kasi akala ko po, this week is mag-face to face na talaga kami, September 5, starting September 5. Hindi pala, ano pala yun, First day of class, but it's only a orientation to all the students. Oo. Tapos this coming Sunday. This coming Sunday is lilipat po ako. Lilipat po ako doon sa Tabugon kasi boarding house na po ako kasi face to face na namin this coming Monday. Oo. Limited sana yung ano face-to-face, may online, tapos may face-to-face. But, yung mga kaklase namin, syempre ako din. Sabi namin, ma'am, parang may favor kami ganun. Sabi namin, ma'am, pwede ba, kami na lang lahat, huwag na po kami hatiin kasi pang napaka-weird ganun. Oh! Sabi pa nilang ano, teacher namin.
po, sabi po ng teacher namin, yung advisor namin, sige, huwag po kayo mag-alala, sis. Try natin yung approach. Ganon. Tapos, ayun, sana po, oh, diba, kaming lahat kasi, 20 lang kami, we are 33, kasi may 35 sana kami, kaso may dalawang nag-transfer. Ang isa-isa San Remigio Extension, Daan Bantayan Extension din yon. Tapos yung isa-isa Danao. Okay na pa? Gamal, ito lang gaming kalira. Matangkal. Wala itong dako-dako. Ako lang kung ano. Ayan si Father O. Oh. Yes. Ang laman po niyan is saging. Yung pinyapita na saging. Ayan. Kumuha ka ng ano, Papa. Ikapugo sa Father. Ayan. O, oh, diba? Uy, nindot na na siya. Bati siya tangkon pa kung hinug na kaayo. Dito, kuno, dito, kuno. Ito siya. Dito ni Ginsa. Ito. Itong saging na ito. Mag... ang ingay ng kanilang motor. Ang ganda nito i-ano, ilaga kasi hindi siya ano siya, mabuto siya pero hindi lahat. Hindi lahat ng ano niya, laman is mabuto. May kaunti lang. Matamis din ito. Tinatawag namin ito sa dito sa Katmo na pinyapita. Pero ang klase po na pinyapita is maliliit lang siya. May iba't ibang tawag kasi nito eh. Oo. May nabasa ako sa comment section nung, 'di ba? Nakikita niyo yung naglaga din ako nito dati together with Papa. Nakalimutan ko kung anong tawag noon. Oy, dagko lagi na. Luy. Ato na una hog tanok bi. Kay kuan siya. Malata ni. Maparis ni sa una. Ito pa oh, ang lalaki niya. Ang laki niya, tapos yellow-yellow na siya. Ewan ko lang ba kung makikita niyo ta ba nga, yellow-yellow na. Ano laki ha? Wala na ilay. Ay, kanakasad ba? Sayang dyan kayo na akong mga lantan. Ato na una ako na. Ayan, ito pa o. Oh. Kanak na lang. Kasi nagdaan eh. Ano? Ow. Grabe ha, parang whole talaga, whole bunga talaga ng saging ipinadala. O sabay, tanan dyan ni. Where's the gift then? Doon yung tungkal din na dala? Dari ka lang ni Konon. Sana ba tayo? Nakalimutan ko na kung nasaan na po tayo. Isipin ko ha. Kalimutan. Siguro nag-approach no na kami lahat na lang na mag face to face classes. Hinugasan na niya. Oo, hinugasan na niya. So ayan, kinakailangan muna natin itong i siguro, uunahin natin itong parang hindi pa masyado talagang hinog. Yung palbangaan, tinatawag namin yung palbangaan. Kasi maganda kapag hindi siya masyadong palbangaan kasi hindi siya mano, parang madudurog. Okay din ito ay ano kapag kakainin mo ng hilaw. Matamis din ito. Parang ano siya. Ito parang huli po 'yan. Ay nakikinig kasi kami ng radyo, yung DYHP.
Ano saan ni mo? No, no siya. Chiko. Iisa silang ano ah. Tingnan niyo. Iisa siyang ano dito oh. Iisa siya. Sige ko. Tiwas ako pa mainit. At saka ay ano ko na lang yan. Puntahan ko lang din yun. Kinakakunang inumin to lahat. Kalimutan ko na talaga. Nasaan na ako dun? Kalimutan ko talaga. Nasaan ako dun? Basta siguro nag-upload kami sa video namin. Ah, parang weird kasi kapag hatiin kami tapos 35 33 kasi dalawa diba nag-transfer yung dalawa. Kapag kami lang parang ang liit na lang namin, so ayun gumikami ng favor na kami na lang lahat. Oo. At saka ang hinihintay ko talaga is yung ano. Kasi yung mga SSG sa Tabugon, CTU Tabugon, is magkakaroon sila ng ano, CTU Tabugon Performing Arts by Youth. Yun talaga hinihintay ko kasi try ko ding mag-audition kung makuha ba ako. I try my best as I can, no? Makuha ako bilang isang artist nila there, char. Kasi mag-audition ba ako? Kasi performing arts is nandyan na yung dance, singing, acting, poetry, ano pa yun? Basta, ganun. Basta yung mga ganun. Tapos, ngayon sana, ngayon sana yung, this week sana yung schedule na magkakaroon sila ng audition para sa CTU Tabugon Performing Arts by Youth. Kaso, nag-risked sila kasi this week is the orientation week to all the courses. Monday is, ano siya, BEd and BSIT, I guess? And then, followed by the, ano tawag dito? Ano ba itong buko ko? The other courses. So ayan. Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. So this coming Monday, face to face na po kami at saka lilipat na ako ngayong this coming Sunday. Ano lang siya, hindi naman ako ganun talaga maghanap ng boarding house. Yung malaki, yung paano naman yung malaki tapos mag-isa lang ako. Ganito kasi yan. May mga friends po ako, anim po kami. Tapos, first, nakahanap na po ako ng ano, ng boarding house ko. Boarding house namin. Naming anim. Tapos, walang hiya talaga itong ano, inano ko po ng boarding house kasi totoong nagagalit talaga ako pero hindi ko po siya chinachata na ganun, nagagalit ako sa iyo ate, ganun. Ang sa akin lang is ano na, maganda na yung pag-usap namin, ganon, parang okay na. Diyos ko Mariusep, tapos sabihin mo na ayaw ng asawa niya. Tapos nung nag-usap kami ha, kasama ko yung kaklase ko, nandun yung asawa niya, tapos nandun din yung anak niya. Yeah, tapos ayan, nag-chat po ako siguro mga last week sa August. Ate, ganon. Ay, nako. Hindi ako nire-replyan. Sabi ko, ano ba talaga ito? Ganon. Chatan ko sa chat ako ng chat kaniya. Ayan, yan. Yeah.
chat niya na ayaw na yung kwarto kasi ano mag ano na yung anak niya ganun. Diyos ko, Mario Sip. Ayan, naghanap naman kami. Ganun. Ko, ang sarap po talaga sampalin atin. No? Pero nasasabi ko sa sarili ko, ha? Nasabi ko talaga sa sarili ko, ang sarap po talaga sampalin atin. Nagigigil ako. Tapos, ayan, nakahanap na yung ano, yung kaklasiko. Nakahanap ng boarding house. Isa pa doon, pang challenge talaga ito sa buhay ko. Hindi pwede doon ang lalaki or ang bakla. Diyos, sabi ko, Diyos ko naman. Kasi palisi daw nila, grabe naman ito. Uy, parang dinidiscriminate naman kaming bakla, ganun. Iwan ko talaga, parang ganun na yon. Ayan, humanap ulit ako. Nagchat po ako sa aking ano, sa aking mga guro na, ma'am, may ano po ba kayo na mga boarding house, ganun. Oo, dun po sa Maslow, ganun. Parang ganun, bla. Chat kami. Ah, sige, ma'am, itry ko po yun. Itry ko po, mag-inquire po ako this coming Monday, ganun. Ayan po, dun na po ako nakahanap. Tapos, okay lang po si nanay. At saka, napakabait din. Kasi, malaki yung bahay niya. Tapos, may boarding house po siyang dalawa. At saka, may bahay po ng anak niya na nandun na po sa Cebu. Nandun na po sa city. Nakatira. Tapos, yung parang siya na lang at saka yung nagbo-boarding house po ang nasa bahay nila. Tapos, nano ko po, sige po nai, i-inquire ko po itong room na ito kasi mag-isa lang po ako. At saka okay lang po ako kapag mag-isa po ako kasi hindi po ako madami iniisip ganun. Tapos, yung kaklase ko po, she's trying to, ilipat din sa akin kasi yung kaklase ko po is may anak po siya at saka you know na may ano din siya, may boyfriend siya, gano'n. Parang nag-live in sila, gano'n. Ano lang siya, gusto niya kasi lumipat kasi dun po sa boarding house nila ngayon, excuse me, hindi po talaga siguro pwede mag pwede bumisita pero umuwi agad o ganun, hindi pwede doon matulog ganun kasi parang palisin nila yun eh. Kasi siguro may history doon. At saka doon po sa ano binoboardingan ko is tinatanong ko muna po sa nay, okay lang ba kapag ano, may bibisita sa akin dito, tapos dito matutulog. For example, like, my brothers, tapos yung papa ko po, pwede po ba dito rin matulog siya? Oo, pwede naman. Yung kapatid mo, okay lang din. Ganun. Parang walang ano si nanay. Tapos, ano na siya? 800 pesos, I guess. Oo, 800 pesos. Tapos, dala na po yan sa kuryente at saka tubig. At saka that place is abundant talaga sila sa tubig. Wala silang problema sa tubig kapag walang mangyayari. Kapag may mangyayari, ayun talaga, may problema talaga sa tubig. Kagaya na yung pag-inquire ko last Monday, ano siya, pumutok daw yung ano, yung hose. Oo, yung ano ng tubig pumutok daw kaya nga walang aga. Walang tubig o ganun, walang agas. So, thankful din ako sa aking mga kaklase na tinulungan ako. Oo, kasi parang confident talaga sila na tumulong sa akin at saka napaka-grateful ko talaga. Kasi paminsan-minsan eh may mga ma-feel din natin na parang nag-isa lang ako, parang ganun. Pero hindi natin iisipin na mag-isa po tayo. At saka may mga ano ba talaga? Okay. May mga friend talaga na nandyan para sa atin. Diba? Oo, ganun. Yun. At saka
siguro mga 5 days din ako doon sa ano, sa old house namin. Kinukuha ko po yung rice cooker ko po doon. Kinukuha po yung rice cooker, tapos yung ganun, yung parang siyang kawali, pero hindi naman siya kawali. Anong tawag doon? Basta ganun. Kasi yan po ang gagamitin ko po. At saka, yung shilin ko po, hi Lula Ma'am, yung shilin ko po Lula Ma'am is dadalhin ko po sa, ano, sa tabu ko. Opo. At saka, hindi naman po, ano, hindi naman po ako maproblema kay Papa kasi nandito naman po yung kapatid ko, so I'm sure talaga na sana pong maiwan dito kay Papa. Mientras na nandun po ako sa Tabugon, kailangan natin magporsige muna sa pag-aaral pa para sa ating kinabukasan, di ba? So, see, I'm sure dito na magkainan si Papa, oo, di ba? So, dalhin ko muna yung shilin, oo, yung shilin lang, tapos bibili na lang ako ng ano, cylinder doon sa Tabugon kasi may ano naman doon, may price gas naman doon, no, para hindi na ako manap. At saka pwede rin mag ano, pwede rin doon is yung kahoy ganun. Pwede rin yung kahoy yung gagamitin natin. Oo. Pwede rin din 'yon. At saka oh, yung maliit lang na room pero para sa akin okay na 'yon. Ako lang mag-isa tapos sabihan ko Riza Gallardo or Christian Pipito. Pipito ba 'yon? Oh, Pipito 'yon. Help me to decorate my room. Ganun. Alam ko naman, I'm sure tutulungan din nila ako. 'Di ba? So ganun 'yon. Oo. At saka they're willing to help kasi sabi nila, huwag ka pong mag-alala kasi tutulungan ka namin. At saka magpapasalamat lang before anything else. Kinakailangan ko muna magpapasalamat, no, kay Lula Ma'am sa lahat ng blessings na ibinigay niya sa akin. Oo. Yung package po na binigay niya last week. Thank you so much Lula Ma'am from the bottom of my heart. At saka sa lahat po ng naibigay niyo po, nagpapasalamat po talaga ako. Sa lahat po talaga. Alam mo na lahat, 'di ba? Especially your basta yung Thank you po talaga. Thank you po talaga. God bless you more and more blessings to come, Lula. And sa pagpain ka pa ni God at saka bigyan ka pa ng abundance of life and more blessings to come. Diba, ganun talaga kapag yung parang taong mabait. Hindi lang parang, yung mabait na tao is tutulong talaga, diba? Parang ganun na yun. Agang-aga, umiyak tayo. No. Ano tayo? Yung hap, yung parang masaya lang tayo, di ba? Masaya lang tayo. Kinakailangan, in everyday life, kinakailangan natin ang good vibes, positive perspective, yung mga ganon. Kasi, wala po tayong magagawa kapag palagi po tayong negative, di ba? Kinakailangan din natin mag-think into a
positive perspective, good vibes, not a bad vibes, ganun. Kasi para umawala din tayo ng stress, so. Diba? So, yun po. Parang mahaba-haba na rin talaga itong yung vlog natin ngayon. Painit lang po ito at saka kinakano po mag part 2 para sa saging. Thank you so much for watching and see you on my next video. Shout out sa Lola Mom there in Canada. Thank you so much. Sa lahat pong nanonood, maraming salamat po. Alam ko talaga na hindi ko po kayo maisa-isa sa pag-shout out. But shout out na lang po sa inyong lahat na shout out sa inyong lahat. Oo. Thank you so much po sa pagsuporta sa aking channel at saka forever na po yung pagsuporta niyo sa akin hanggang maabot ko po yung mga goals ko, ganun ano. Kasi ganun talaga yung buhay, di ba? Minsan tayo nasa itaas po tayo, paminsan nasa baba, itaas. Kasi parang gulong lang din yung buhay natin sa mundong ginagalawan, di ba? May moto kasi ako, nakakalimutan ko talaga. Yung well, para basta para nakalimutan to, walang mahirap, walang mahihirap sa batang may pangarap, yung ganun yung motto. Diba? Kasi kung hindi pa natin nakamit yung mga goals natin, yung mga dreams natin, huwag natin yang bitawan kasi one day hindi mo akalain, naapakan mo na yun, tapos boom, surprise, diba? Di po, bye-bye po sa inyong lahat at saka shout out na po sa inyong lahat. Bye-bye. Thank you so much and God bless us all. Thank you.